Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mga exciting na kaganapan sa chapter 1078. Siguradong panalo na naman tayong mga One Piece fans dahil sa sobrang tindi ng chapter na to. Sana pala'y ilike niyong videong ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang naking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na natin ang pagpapatuloy ng Germa Double Six's Cold-Blooded Voyage cover story kung saan pagkatapos na mag-away ni na Vince Smoke Judge at Caesar Clown ay bigla na lang silang nagkasundo. Dito nga fa, may nagdesisyon ng dalawa na magsanib persa at muling itayo ang dati nilang grupo, subalit ngayon ay tatawagin na nila itong Neomads. Habang nagdiriwang naman ang buong Germa Kingdom ay mapapansin natin sa likuran ng mga anak ni Judge na sina Ichiji at Riju na napabuntong hininga na lang sa bagong alyansa na binuo ng kanilang ama at ni Caesar. Ngayong mukhang matatapos na ang cover story na ito fam, ano naman ang gusto niyong sunod na cover story na ipakita sa atin ni Oda? Maganda siguro kung ang nangyari naman kina Kaido at Big Mom ang sunod na i-feature ni Oda. Kasi diba hindi na natin nalaman kung saan na sila napunta pagkatapos silang masabugan ng bulkan sa Wano? Ang astig siguro kung yung adventures naman ng dalawang dating emperors ang makikita natin sa mga cover pages ng mga susunod na chapter. Pagkatapos naman yan fa, may pumunta na tayo ngayon sa mga nakakapanabik na kaganapan sa mismong chapter. Kagad na nagsimula ang chapter sa loob ng Labo Face, kung saan una nating makikita ang grupo ni Nastasi at Jinbei. Dito ay kasalukuyang kausap ni Stasi sa Sentomaru sa Dendenmushi, kung saan idinetalye ni Stasi ang misyon ng CP0 na tapusin ang buhay ni Dr. Vegapunk at pagkatapos nilang maisagawa ito ay inutusan din ng CP0 na hintayin ang pagdating ng pwersa ng Marines na pinangungunahan ni Admiral Kizaru para isagawa ang pagwasak sa buong isla. Sinabi ni Stasi na talagang naghanda ang world government sa pag-atake sa isla ng Egghead dahil itinuturing nilang mas malaking panganib ang dala nito kung ikukumpara sa Ohara. Ito ay dahil sa mas malalim pa sa natuklasan ng Ohara ang resulta ng naging pagre-research ni Vegapunk tungkol sa Void Century at Ancient Kingdom. Isa pa ay nagtataglay ang Egghead Island ng malaking persang militar na wala naman sa isla ng Ohara. Ito ang dahilan fam kung bakit mas matindi pa sa isang pangkaraniwang buster call ang pwersang militar na daladala ngayon ng Marines at maaari itong maihambing sa paghahanda sa isang malaking digmaan. Pagkatapos nito ay sinabihan ni Sentomaru ang mga trabahador at researchers ng Egghead na magmadaling kumilos nang sa gayon ay makalikas na sila bago pa sila maabutan ang pagdating ng pwersa ng Marines. Sa puntong ito naman fa, may lumipat na ang eksena sa grupo ni na Frankie, kung saan makikita natin nakatatapos lang ni Snake na gawing bato sina Yusuf at Lilith. Kapansin-pansin din dito na nagagawa pa ni Frankie na maigalaw ang kalahati ng kanyang katawan dahil ang kanang bahagi lang nito ang ginawang bato ni Snake. Dito ay inutusan ni Frankie si Snake na ipawalang bisa ang epekto ng kanyang Devil Fruit ability. Subalit na natili pa rin walang pakialam si Snake at hindi pinansin ang mga sinabi ni Frankie. Bigla namang nagsalita si Pythagoras at umiiyak na tinanong si Snake kung bakit niya ito ginagawa at kung sino ba ang nag-utos sa kanya nito. Sa halip naman na sumagot si Snake ay bigla na lang nitong inapakan ng ulo ni Pythagoras na labis ngang ikinagulat ni Frankie. Sa sumunod na panel ay tuluyan na ngang inapakan ni Snake si Pythagoras na nagresulta naman sa isang malakas na pagsabog. Mabuti na lang fam at mukhang hindi napinsala si Frankie sa pagsabog na ito dahil nagagawa pa din niyang makapagsalita upang tawagin ang atensyon ni Snake.
Yun nga lang, fam, ay hindi pa natin malalaman dito kung kasama ba sa pagsabog ang mga katawan ni Yusuf at Lilith na naging bato. Pagkatapos ng eksenang yan, fam, ay sunod namang ipinakita ang grupo ni Robin, Chopper at Atlas. Dito ay hiniling ni Chopper na sana'y maayos lang ang kalagayan ng iba pa nilang mga kasama dahil kanina pa sila nakakarinig ng mga sigawan at malalakas na pagsabog na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng Labo Face. Sumagot naman si Robin at sinabing siguradong ang mga Seraphim ang may kagagawa ng mga kaguluhang ito. Hindi naman makapaniwala si Atlas na magagawa ulit silang atakihin ang mga Seraphim, gayong nabawi na nila ang kontrol ng mga ito mula sa CP0. Nagsalita naman ulit si Robin at sinabing kung sinami ang narinig nilang sumigaw kanina ay siguradong may magliligtas agad sa kanya. Ipinunto din ni Robin na habang ang mga kasamahan nila ay abala sa pahikipaglaban, ay malaki naman ang tsansa na nasa panganib na ngayon ang buhay ni Dr. Vegapunk. Dito ay bigla namang naalala ni Atlas ang tungkol sa isang abandonadong laboratorio na maaring kinaroroonan ngayon ni Vegapunk, kaya naman nagpa siya ang grupo na dumiretso na kaagad doon. Sa puntong ito naman, fam, ay sunod nating makikita ang grupo ni Nami. Dito ay tinitingnan ni Nami kung kaya pa bang makasurvive ni Edison dahil sa matinding pinsala na tinanggap nito mula kay Eshark. Si Brook naman ay kapansin-pansing gamit na ngayon ang kanyang spirit form upang may pagpatuloy ang paghahanap kay Dr. Vegapunk. Sa sumunod na panel naman ay bigla na lang nating makikita si Sanji na ngayon ay kusang nagpapatama sa mga suntok ni Eshark. Nais kasing ipakita ni Sanji na hindi siya naapektuhan ng mga atake nito na mukhang effective naman dahil mukhang nagsisimula ng mainis ang Seraphim. Dito ay tinanong pa nga ni Sanji si Eshark kung nauunawaan ba nito kung ano ang kayang gawin ng pagmamahal o power of love. Pagkatapos naman ng makulit na eksenang yan ni Sanji, fam, ay lumipat na ngayon ng tagpo sa grupo ni Luffy at Zoro. Dito ay hindi maintindihan ni Zoro kung bakit hindi nawawala ang apoy sa likod ng mga Seraphim kahit na hindi sila tumitigil sa pag-atake dito. Nagtataka naman si Luffy kung bakit bigla na lang umalis ang Seraphim na si Eshawk. Sumagot naman si Lucci at sinabing posible na ang mahihinang miyembro ng grupo ang gusto ngayong targetin ni Eshawk upang mas madali niyang matapos ang mga ito. Sinabi ni Lucci na ang mahihinang crew ni Luffy ang siyang pupuntiryahin ni Eshawk sa mga oras na to. Nang sa gayon ay makaapekto ito sa mas malalakas na miyembro ng crew katulad ni na Luffy at Zoro. Nagpresenta naman si Zoro na sundan si Eshawk para protektahan ang kanyang kapwa Straw Hats. Sinabihan naman ni Luffy si Kaku na samahan si Zoro dahil siguradong maliligaw ito kung hahayaan nila itong mag-isa. Kaagad namang pumayag si Kaku at sinundan si Zoro, subalit nainis ito kay Luffy dahil tinawag siya nitong Usopp. Pagkatapos nito ay muli namang pinaulanan ni Luffy ng mabibilis na suntok si Esbear gamit ang kanyang teknik na Hawk Gatling sa pag-iisip na ang tuloy-tuloy nilang pag-atake ang magpapawala sa apoy sa likuran nito. Sa sunod na panel naman ay tinawag na tanga ni Lucci si Luffy at sinabihan nito na tumigil muna at mag-isip dahil halata namang hindi nila magagawang mapabagsak ang mga Seraphim gamit ang pabara-barang mga atake. Grabe, fam, no? Sino bang mag-aakala na dadating palang pagkakataong magiging magkakampi sa isang laban sina Luffy at Lucci? Sa puntong ito, fam, ay muli naman nating makikita si Bonnie na hanggang ngayon ay hindi pa din tumitigil sa pag-iyak. Sa pagkakataong ito, fam, ay mukhang nagawa ng makita ni Bonnie ang kabuuan ng mapait na flashback ng kanyang ama na si Kuma. Pagkatapos nito ay bigla namang nagsimula ang isang flashback na naganap 3 buwan ang nakakalipas. Dito, fam, ay makikita natin ang Pangaea's Castle sa Marijua kung saan may misteryosong individual na nakikipag-usap sa Gorosei. Sa sumunod na panel ay malalaman natin na ang traitor pala sa Egghead ang siyang nakikipag-usap sa Gorosei. Dito ay pinagtapat ng traitor sa Gorosei ang ginagawang pagre-research ni Vegapunk tungkol sa Void Century
kaya pinadala ng Goro siyang CP5 para imbestigahan ng Egghead. Subalit walang ebidensya na nakita ang mga ito. Dito ay sinabi ng narrator na bagaman umalis na ng Egghead ang barko ng CP5, ay hindi na nakabalik ang mga ito sa headquarters at bigla nilang nawala na parang bula. Upang imbestigahan ang pangyayaring ito ay nagpadala ulit ang Gorosei ng mga barko, ang CP7 at CP8. Subalit katulad ng nangyari sa CP5 ay wala na ding nakabalik sa mga ito. Pagkatapos nito ay muli namang tumawag ang Tridor mula sa Egghead at kinausap ang Gorosei. At pagkatapos ng pag-uusap na ito ay tuluyan na ngang nakumbinsi ang Gorosei na Trinidor na sila ni Vegapunk. Ito ang dahilan, fam, kung bakit nagdesisyon na ang world government na ipapatay sa CP0 si Dr. Vegapunk. Gayunpaman ay inasahan na ng Gorosei na hindi lang basta-basta susuko si Vegapunk at alam nilang lalabanan sila nito. Dahil dito ay nagpa siyang isa sa mga Gorosei na siya mismo ang pumunta sa Egghead Island kasamang isang Marine Admiral at malaking persang militar bilang paghahanda sa isang malaking digmaan na magaganap doon. Habang sinasabi ito ng narrator, fam, ay makikita naman natin ang Gorosei na si Saint Saturn kasama si Admiral Kizaru at ilang mga Vice Admirals. Sa sumunod na panel ay nagpatuloy sa pagsasalita ang narrator at sinabing yun nga lang ay may isang mahalagang bagay na hindi inaasahang mangyari ng world government at yun ay ang biglang pagsulpot ng crew ng bagong emperor na si Straw Hat Luffy sa Egghead Island. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay labis na ikinabahala ng parehong world government at marines kung saan makikita natin si Fleet Admiral Akainu at ang Gorosei na hindi makapaniwala sa biglang pagdating ni Luffy at ng kanyang crew sa isla. At sa puntong ito na nga, fam, binanggit ng narrator ang isang nakakapanindig balahibo na pangyayari. Sinabi ng narrator na ang resulta sa engkwentrong ito sa Egghead sa pagitan ng grupo ni Luffy laban sa malaking pwersa ng Marines na pinapangunahan ng isa sa Five Elders at isang Marine Admiral ay magpapayanig sa buong mundo sa sukat na hindi naisip ng sino man. Alam nyo, fam, hindi lang pala sa laban ni Ace at Blackbeard at sa pagkakatatag ng Straw Hat Grand Fleet na banggit ang parehong linyang yan. Siguradong kikilabutan kayo dito, fam. Tanda nyo pa ba ang eksenang to? Sa makasaysayang Marineford War, sa huling sandali ng buhay ng malamat na piratang si Whitebeard, ay sinabi niyang nakakatiyak na siyang hindi si Blackbeard ang individual na hinihintay dumating ng Pirate King na si Goldie Roger. Dito ay sinabi ni Whitebeard na dadating ang araw na merong magmamana ng will ni Roger at hanggat nabubuhay ang will na ito ay patuloy na mag-aalab ang apoy na nagmula pa sa unang panahon. At sa malapit na hinaharap ay dadating ang taong ito, ang taong daladalang bigat ng ilang siglo ng kasaysayan sa kanyang mga balikat, ang tao na hahamon sa buong mundo. Dito na nga, fam, sinabi ni Whitebeard na parating na ang kinatatakutan ng world government. Sinabi niya kay Sengoku na takot ang pinagsisilbahan nitong world government sa paparating na malaking digmaan. Ang malaking digmaan na lalamon sa buong mundo at magpapayanig hanggang sa kaibuturan nito. At pagkatapos nga nito ay naganap na ang makasaysayang tagpo kung saan sinigaw ni Whitebeard sa buong mundo na totoo nga ang One Piece. O diba, fam? Hindi ba't parehong-pareho ang sinabi dito ni Whitebeard sa linyang sinabi ng narrator sa chapter na to? Mukhang ito na talaga ang simula ng final saga ng kwento, fam. Dahil unti-unti nang natutupad ang sinabi ni Whitebeard at nagsisimula na ngang maganap ang malaking digmaan na lalamon at magpapayanig sa buong mundo. Maaring ang digmaan na magaganap ngayon sa Egghead ay hindi pa ang mismong malaking digmaan na tinutukoy ni Whitebeard dito. Subalit walang duda na ito na ang simula ng digmaang yon na labis na kinatatakutan ng world government. Tama talaga ang desisyon ni Whitebeard, fam, nung inutusan niya ang kanyang crew na isugal ang lahat para malalayan si Luffy sa Marineford War at makaligtas ito sa bingit ng kamatayan. Siguro nung mga panahong sinabi ito ni Whitebeard ay kumbinsido na siyang si Luffy nga ang taong matagal nang hinihintay ni Roger
at ang tao na magsisimula ng malaking digmaan na hahamon sa kapangyarihan ng world government. Grabe fam, sobrang tindi na talaga ng mga nangyayari ngayon sa kwento, no? Pero sa ngayon ay ituloy na muna natin ang chapter 1078. Dito ay unti-unti nangang nagpakita ang misteryosong individual na bumaril kay Shaka sa nakalipas na chapter at siyang ugat ng lahat ng kaguluhan na nangyayari ngayon sa Egghead. Dito ay tinanong ni Dr. Vega Punk ang misteryosong individual na ito kung siya ba ang may kagagawa ng lahat ng ito. At sa sumunod na panel nga ay labis na nagulat si Dr. Vega Punk nang magpakilala si York bilang siyang responsable sa nangyayari ngayon sa Egghead. Dito ay sinabi ni York kay Dr. Vegapunk na magiging isa na siyang Celestial Dragon. Hindi naman makapaniwala si Vegapunk sa sinabing ito ni York at tinanong ito kung bakit gusto nitong maging kagaya ng mga nakakadiring Celestial Dragons, gayong minsan na nitong nakita ang mga ito nung nagpunta sila noon sa Marijua. Sumagot naman si York at sinabing ang mga sinasabing ito ni Vegapunk ay kapareho sa mga bagay na sinabi ni Shaka, subalit ngayon ay wala na itong buhay. Sa dulo nga ng chapter fam ay makikita natin ang totoong pagkatao ni York nang sabihin itong masyado nang nakakairita ang pagkakaroon ng maraming mga Vegapunk, kaya naman mas magiging maayos ang lahat kung isang Vegapunk na lang ang matitira sa mundo. Grabe fam, isa na namang unexpected twist ang binigay sa atin ni Oda. Meron ba sa inyong nakaisip na posibleng si York palang traitor sa Egghead Island? Kawawa naman tuloy si Caribou dahil marami ang nag-akala na siyang traitor sa arc na to. Asa na kaya siya ngayon? At ano naman kaya ang magiging papel niya sa paparating na digmaan? Excited na din ba kayo na makalaban ni na Luffy sina Admiral Kizaru at Saint Saturn? Maraming salamat fam at patuloy niyo pa ding pinapanood ang ating mga videos. Sobrang na-appreciate ko talaga ang bawat suporta na binibigay niyo sa ating channel. Sana'y mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!